It is indeed a wonderful day for all of us to have this occasion for our partners in the media, which is actually led by our president, Mr. Joel Amongo. As partners of positive change, each one of us has our own different and specific role to play in order to effect positive change for the common good. The common good, however, is evasive and cannot be easily captured by the common mind. Sometimes, it is objective and could be defined differently by people with variations in behavior, social status, ideology, political associations, religious persuasions, and family orientations. Nonetheless, it is not a hindrance to bar a rational being like you and me to form partnerships to effect our bright vision for our society. Media practitioners are laudable partners for change, so long as their works are within the pretext of responsible journalistic endeavor, writing the right facts, presenting balanced, fair, and pure views, engaging in a search for truth, for transparency, claiming responsibility for an error committed. And it is likewise maintaining the sacredness of a journalistic artistry rather than mere rhetorics of propaganda. Finally, allow me to congratulate the officers and members of the DILG-NAPOLCOM Press Corps 2017 and 2018. Good afternoon, everyone. God bless us all. Thank you very much, Director Guanzon of the Public Affairs and Communication Service. So at this point, I'd like to call on Mr. Joel Amongo of Filipino Mirror for the presentation of the newly elected DILG-NAPOLCOM Press Corps officers. Magandang umaga po kay Secretary Sueno, General Quezon, kay Director Calion, Kaneya, kay Asik Chibere, sa ating kinatawan galing sa Bureau of Fire, BJMP, sa alam ko lang dito si Mayor ng Rayat Pampanga, magandang hapon po. Sa mga kasama natin sa media, at sa mga iba pang panahonin pangdangal sa araw na ito. Ipakikilala ko po yung mga bagong elected namin kasamahan. Si Ron Vega, ang aming VP for Broadcast sa DC Local League. Si Jane Villamente, Manila Times VP for Print. Ang aming treasurer, secretary pala. Bibi pala po for photo, sorry, si Val Donato. Secretary, si Paula Tulin, kasama ko sa Filipino Biro. Si, ang aming treasurer, si Annalie Labor ng Daily Tribune. Ang aming auditor, wala ang ating auditor, no? Si John Sino Cruz ng Remate. At ang aming pitong board of directors, si Edgar Bulan ng Remate, sino pa ang si John Mistika ng Remate rin, sa pa Alex, si Alex Mendoza, hataw board of director. Tapos si Jimmy Calvo, Board of Director, Philippine Biro. Peter Lakam, ang aming PRO. Si Danny Kerwin, Sergeant at Arms. Si Alex Lagi, Sergeant at Arms. Tapos ang aming Deputy Secretary, si Terso Paglikawan, Pulso. Wala na po, no?
Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you very much, Mr. Joel Amongo. And now for the oath-taking of officers, since you have expressed to be part of the Department of the Interior and Local Government and DILG-NAPOLCOM Press Corps, may I request our officers to please stand together with Secretary Ismael V. Sueno to please repeat after him the oath of membership, followed with the congratulatory message of our Secretary. Dito sa gitna, sa gitna. Dito sir, sa gitna. So kindly raise your right hand and follow after me. Ako si na nahirang sa katungkulan pila ng Bldg na Polkong Press Club ay nanunumpa, natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abon ng aking makakaya ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan. Nasusundin ko ang lahat ng batas, mga kautosang legal at mga dekretong pinaiiral ng mga sadyang itinakdang kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusang kong babalikatin ang pananagutan ito ng walang anumang pasubali o walang halong pag-iimbot sa sarili at maaaring umiwas sa sinumpaang katungkulan. Kasi anawa ko ng buong may kapal. Congratulations. Thank you very much, Secretary Sueno, and of course, congratulations to our newly elected DILG-NAPOLCOM officers. Again, palakpakan po natin silang lahat as they are now the official officers of the DILG-NAPOLCOM Press Corps. So before the message of our Secretary, can we please have a photo opportunity with the officers? Compress. Pwede sir, upo lang. Pagkayaan niyo ba magkakaroon? Digong! We request our officials to join. Alright, thank you and congratulations once again to our newly elected DILG-NAPOLCOM Press Corps.
course, I'd like to give the microphone to Secretary Sueno for his message. Pleasant afternoon to all. We are Director Berengario Pidea. Well, of course, ASIC Chiberi, Police Chief Superintendent EDSA, Police Inspector Manado, Police Inspector Xavier A. Solda, ang BGNP sa lahat sa inyo, at saka yung bagong ano yung bagong na-induct na mga officers, good afternoon to all of you. As a preliminary, let me extend my fervent greetings and acknowledgement to the newly elected officers of the DILG Press Corps who are with us this afternoon. We, the people in government, recognize the vital role that the media plays in shaping public opinion and in safeguarding public interest. The DILG Press Corps in particular has been a partner in the department for the past years in promoting DILG's programs by adhering to the journalistic mandate of presenting to the public all the facts of the government's programs, projects, and activities. Through its unwavering pursuit for excellence, the DILG Press Corps has been instrumental in expanding the department's horizon for public information dissemination, and for that we are grateful. To the newly elected officers of the DILG Press Corps, headed by its incoming president, Joel Amongo, I, together with the whole DILG family, greet you and usher you ahead to a year of continued partnership founded on the pillar of factual and unbiased reporting. My only request for all of you is to always be fair in your reporting. I know that the relationship of the media and the government is sometimes bittersweet. It is filled with drama. But I know that at the end of the day, we are on the same page and that the interest of the public should come first. May we be collaborators in securing that proper and correct information be cascaded to the people. An informed citizenry composed of civic-minded people in turn become vital contributors to nation building. Nawa ay makasama namin kayo sa pagbabagong huhugis ng mas magandang kinabukasan para sa ating bayan. On that note, let me again congratulate the newly elected officers of the DILG Press Corps. May this day be a commencement of more meaningful partnership or the partnership in all the interests of the Philippine people. Congratulations at magandang hapon sa inyo lahat. Sabi nila walang press con. Okay, matatanggap ako ng questions. I know you are rearing to ask questions. Ano po yun? At saka alam ko ano itatanong nyo. Gusto nyo sagutin ko na ngayon? Kasi every day, mga 7 to 8 interviews by phone pa. Maski nandun ako sa Mindanao. Sige lang, say okay. O question, ayun question. Opo. Ano yan? Yes, okay. Jubilee Guzman ko sa DWBL. Ano po yung pinaka-top accomplishment ninyo being as Secretary of DILG Top? Wala ko tayong ano sabihin. Sabihin ko na lang, wag lang muna yun. Dahil kung mga top, no, sabihin nyo, nag-ahambog ako. Nagmamayabang. Pero ang alam ko tanungin ninyo, primero itong fan. Barangay election. Tama ko. Okay. Mag-appoint mo ba ng mga barangay official sekretaryo? Yan. That is still debatable, no? Kasi there are some congressmen and senators who say that it is not against the Constitution. And while some others
our legislator say that it is against a provision of the local government code. So there has to be an election, sabi nila, because we will diminish democracy if there is no election. Pero masasabi ko lang ganito. Last Sunday, I was in Camiguin. In the morning, I was in Camiguin. In the afternoon, I was in Butuan City to attend a forum on federalism, no, which was sponsored by the PDP Laban. In Camiguin, we had about 400 people. In Butuan, we had close to 1,000 people because we had representatives or delegates from four provinces of Region 13, the Caraga region. So maraming mga governors, mayors, barangay captains there. Alam niyo po, ang sinabi ko, let's talk of democracy. Sabi natin, democracy. Sabi nila, we diminish democracy now if we go by appointment. No, tinanong ko lang sila, sabihin nyo, huwag kayong matakot. Sabihin nyo, from your own heart, your, ano, without any, without being forced, no? Sabi ko sa kanila, ano ba ang gusto nyo? Gusto nyo ba magka-eleksyon tayo ngayong October? To my surprise, to our surprise, not one raised his or her hand. In Camiguin, nor in Butuan, maski sa Butuan, na close to 1,000 people. What is that? Is that not democracy? Is that not people deciding, people giving their opinion that they are not in favor of elections? Kasi sa tingin ko kasi, sa interviews ko sa kanila, ang sabi nila, eh kung may election tayo, yun din yung nananalo na may pera, yun din ang mananalo. So, yan din ang ayaw ng Presidente ganun. Ang sa tingin ko, reading his mind, the President, tatlo lang ang gusto niya na ma-appoint na barangay captain or nagawad. Tatlo lang. Primero, lalo na sa barangay captain, primero, na malinis natin yung barangays of barangay captains who are involved in drugs, whether as addict or protector or drug lord. Ayaw niya yun. Pangalawa, ayaw niya ng barangay captain or official na ito, na corrupt. Corrupt. So, kasi ngayon, hindi naman lahat corrupt. Marami ang corrupt. Kasi alam niyo po na pangalaman namin na several of our barangay captains, they own prenda. Alam niyo ba yung prenda? Na prenda nila yung ira nila. Sanla, o? Sinasanla nila ang ira nila. So, ibig sabihin ko, may win one. Parangin, 100,000 lang, 100,000. For 3 months or 6 months, sanla nila ang 100,000 na total, ha? For 3 months or 6 months ba total. So, pagkano kinukuha ng lender, kumukuha? Mga 20% something. So, ang makukuha ng kapitan is only 80,000. So, yung 20,000 papunta sa money lender. So, saan pupunta yung pera? So wala sa development. At sa tatlo, pangatlo, ayaw ng Presidente yung sa Bisaya, sa Talaw ba? Gusto niya ang matapang na mga barangay captains or barangay officials. Matapang. Then sabi niya, alam niyo po kung ang barangay captain lang will support the operations of the military and the police against terrorists and against drug lords or against the rebels, hindi tayo mahirapan. Hindi tayo mahirapan. Kaya ngayon, as I wait for the plane kanina, going to the airport sa General Santos, tumawag sa akin yung isang may-ari ng 800 hectares na banana plantation. Kaninang umaga lang, about 2 o'clock, sinunog
yung mga equipments nila, daming mga equipments na sinulog. So talagang paralyzed ang operation. So, at saka alam namin na ito, kilala ito ng mga barangay captains. So kung mag-cooperate lang ng barangay captains at saka kagawats, madaling mahuli ito sila lahat. So diyan din ang ayaw ni Presidente din sa nangyayari ngayon. So sa akin din pagtingin, also in our meetings, nilista ko ang gusto ni Presidente regarding dito sa CPP-NPA. Gusto niya, primero, release all political prisoners or release all, ano tawag niya, yung in their position or in their captivity, those people they have captured, no, sabi nila captured. So it's demanding the release of all. Pangalawa, stop the collection of revolutionary taxes. This is the reason why we have burnings of vehicles, because they refuse to pay revolutionary taxes. Third, sabi ni Presidente, sabi niya, if there must be a ceasefire, it must be bilateral, hindi yung unilateral. Kami lang mag-decide na ceasefire, tapos ang NPA mag-decide na ceasefire na hindi nag-uusap. Dapat pag-usapan natin ito, what are the terms of reference? What are the terms of agreement, no, for a bilateral ceasefire? So, yun ang dapat. At sa pangatlo, ayaw ni Presidente na may area na sabihin nila na kanilang territory ito, na NPA territory. He will not give an inch of the Philippine sovereignty or territory to the CPP-NPA. Yun ang apat na gusto niya. If peace talks will resume, they should follow all those four conditions of the president. Saka, ito, I'd like to officially announce, dahil alam ko marami akong ginagawa, saka hindi ako palagi available sa press. So I'd like to announce that we have a spokesperson na ngayon, na I have just signed an order appointing him as the DILG spokesperson. And may I ask Asik R.J. Echeverri to please stand up? Ayan. Ibagwapo. So, yun lang. So, wala na other questions? Yes. Sir, ayan, yan, nag-alabasa na kanina. Sir, reaction na lang po dun sa final na bill ni Congressman Barber sa pinapostpone niya yung barangay elections sa 2020. Ano po? Yung reaction niya lang po, sir, sa final na bill ni Congressman Barbers na pinapostpone niya ang barangay elections sa 2020. Up to 2020. So, walang appointment? Hindi po, sir. Nag-file po siya ng bill. Parang holdover mo rin. Parang all over, sa tingin ko ayaw na President din ang gusto niya mag-end na lahat ng term ng lahat ng barangay officials by October of this year. So, by appointment. So, sir, by ayaw ni President, so ayaw ni hindi po kayo sakayon sa final ng Congress? Sa tingin ko hindi sakayon si President din yan. Pero sir, kayo po? Ako hindi rin ako sa ngayon, dapat mapalitan na. Dahil kung hindi mapalitan ito, ang problema natin it may even worsen. Go on, thanks. Kari, Jimmy Mendoza po, this year sa Asia Radio. Sir, total po marami sa mga barangay chairman natin, 40% sangkot sa illegal drugs. 60% ay sa korupsyon. Bakit hindi nila kung gawin ng ating presidente or kayo, pangalanan na ho natin yung mga barangay chairman upang sa ganun, pagdating ng matutuloy ang election o hindi man, mapapahiya sila. Isa public po ko natin yung mga sangkot sa korupsyon at drugs. Ito ang question doon.
40% po yung sample sa illegal drugs ng mga pamilya chairman, 60% sa corruption. So anong gawin doon? Ay dapat eh, yung pangalala na lang sa publiko, yung mga pamilya chairman nito. Para kung sakali man nung matuloy ang eleksyon o hindi, papapahiya sila sa publiko. Total, may hawak na hawak ang Pangulo natin na mga listahan yan. Even ang kayo po sir, may hawak na rin yan. Pero dapat malaman din sa publiko sa media. Yung estimate kasi na, estimate lang yung 40% no, na involved sa publika. Actually, may listahan na tayo. May listahan, pero highly confidential yun na listahan. No, kaya yung listahan na yun, binigay na natin sa PNP. Dahil we have to build up, kasi gusto rin ni Presidente, our action should be in accordance to law. Diba? Yung peer intelligence report na nitong PNIA, peer intelligence report na diba? We cannot suspend no? Or dismiss a barangay captain with mere intelligence report. So dapat, we have to build up cases against them. So a case has to be filed against them. Ang problema, marami ding takot magawa ng affidavit. So anyway, binigay na namin ito sa police kasi sila ang may capacity to build up cases against them. At saka sila ang may tapang. Hindi naman siya sila matatakot. Otherwise, hindi sila police kung matatakot pa sila. So, yeah. Sir, Dr. Paho, based experience ko bilang presidente ng KITV Diabres ko, kawawa po yung mga polis natin kapag nakakahuli sa mga drug ring. Dahil unang-unang problema, ayaw pumirma ng barangay elected official sa inventaryo. So nagkakaroon po ng technicality pagdating doon sa hearing, nadidismiss yung kaso, kawawa yung law enforcement unit natin. So, ano po ang dapat gawin dito sa mga barangay official nito, particular sa barangay tatanong, sinusweldo ng 30,000 a month na walang ginagawa, ayaw po firma sa mga inventaryo. Kaya nga, baka ibigay nyo sa atin ang pangalan para sabihin ng polis na i-refuse to sign para pailan natin ang kaso. Ah, Secretary, matagal na pong problema yan eh. Hindi pa po kay Secretary. Matagal na po yan yung mga nauna pa Secretary. Pero hindi po na-actionan. Kaya nga po, gusto ni Presidente palitan itong mga kapitan na ito ng matapang na magperma. Kaya nga po sir, ang nagiging buhay ng mga drug law enforcement agency sa PDEA. Dahil doon po, based on sa Republic Act 965, Section 21, tatlo po ng pirma dyan, fiscal, elected official, and media. So, karamihan po na po pumipirma dyan. Kami po mga media, kawawa po kami. Nasusumon pa kami, umatid po kami ng hearing. So kasi ayaw pumirma nito mga sinusweldo ng malalaki ng mga barangay official. Ano ba daw ang dapat kong gawin ko? Dahil saan ko ngayon? Ayaw din nila mag-resign eh. Sa pwesto eh. Kaya nga po, yan ang problema natin. Kaya nga po, dapat palitan na yon yung mga kapitan na ito. Sir, Secretary, sino yung mga kanina sa kanina? Sino yung mga kanina sa kanina? Ano po? Yung mga kanina sa kanina, may Vice President I have to tell you this na lang, ano? Sa PNP graduation kami, pinulong ni, ano? Ni VP Lenny, na meron siyang mga witnesses yata. Ewan ko, ano mga witnesses yun na hindi niya madala sa traffic. At gusto niya sa lintin, no? So, tangkapin ko naman kung sino yun. Pag tinitingnan ko, sabi niya, summary, 7,000 summary executions. So baka madala niya ang dalawa, tatlo, mga witnesses. So how much is that compared to 7,000? Maybe, tingnan na, anyway, sabi ko, okay, open man ako. Kailan ko yung meeting yung witness? I don't know, sabi ko, maybe after the whole meeting. Like after the or the week after the Holy Week? Yeah, after the Holy Week. Sir, your stand po regarding yung mga Samolino, basic daw, would you also want to push this? Yeah, we want to push it. Pero maraming problema kasi sa BBL, Bangsamoro Basic Law, kasi primero MILF does not want it.
Tapos maraming mga educated Muslim leaders natin who also do not want it, do not like it, do will not approve it. So maraming problema dyan. Ang solusyon na lang, ang alam ko, everyone agrees, lalo na sa Mindanao, ang solusyon dyan is federalism. Para mabigyan talaga natin ng tunay na autonomy yung mga Muslim provinces natin. Pero sa being the federalism, it also would also initiate the peace in Mindanao. Ano po? Sa kapag nag-federalism po, sa tingin nyo, sir, magkakaroon na ng peace or kapayapaan po sa Mindanao? Oh yes, oh, of course. So, kung may federalism, that is, tingin namin, that is the only solution to our problem of peace and order in Mindanao. Matahimik, the Muslims will be given autonomy, and ang kagustuhan niya, yung mga resources nila na maiwan din sa kanila, mala din ang isa sa mga gusto nila, then malaki ang resources ng Mindanao. Yes. We will cut the question and answer for Secretary kasi meron siyang important meeting sa Malacañang. He's late already. So, hindi wala tayo ni Secretary, but we still have, meron pa tayong mamaya ha, dito sa 19th floor naman. After this event, sa 19th floor po tayo. So, siguro last picture with the Secretary, nakikita po ba? Pag-unawa at pagpapatawa at ang pangako namin pagkakamali di na mauulit. Ngunit kung mayroon naman kaming nagawa na sobra-sobra naman sa inyong inaasahan, tama sa amin ang tapik sa isang balikat na matunog. Pare, congratulations. Hindi po madali maging pangulo ng samahan ng mamamayan. Ito po siguro ang pinakamahirap sa pamahalaan. Matatalino, mausisa, at wise tayo. Walang gustong matalo, magpalihado. Kaya madalas may pagtatalo. Pero huwag tayong mabahala sapagkat sa tuwi-pinay na balikat natin ang mga mababait at matutulungin na opisyales ng DILG Press Club. They have always been with us noon, ngayon, bukas. How about the applause for gracious host? Finally, we shall have a special practice. So, magkakaroon po tayo ng mga regular meeting pag-uusapan ang balakid ng ating samahan. Let us make Press Club responsible. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Mr. Joy, Amongo ng Pilipino Leader, ang ating bagong president ng DILG Napolcom Press for Officers. So once again, congratulations po sa ating nilelected officers at maraming salamat po sa mga nakadalong ngayong araw na ito. Meron po kami snacks para sa inyo, so magdamagdamin na po ito. So on behalf of the Public Affairs and Communication Service, maraming salamat po that despite your busy schedule, ay nakapunta po kayo sa ating on-TV ceremony. So once again, maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat. Congratulations. There you go. Dito na. Ang friends from the media.